Mas malalim pa bang sugat kaysa roon sa nilikha ng ating pinakamamahal sa buhay? Lalong-lalo na kung ito ay ang mismong nagluwal sa atin dito sa mundo, ang ating nag-iisang ina. May pusong ina nga bang bulag at bingi sa pagsusumamo ng kanyang anak? Saksihan po natin ang tunay na buhay ng mag-inang Dani at Melia. Kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang sabihin mo, ikaw pa rin ang ina ng batang ito. Anak ng demonyo yan, inay. Sinusumpa ko, pagbabayarin ko ang batang niya sa pagsira niya sa buhay ko. Nung nilabot ko sa sinasabi mo, Melia, anong pagkipunuhan ng poot at pagigan ko? Sa bandang huli, sisingin ko rin ang langit. Hindi ako ang may utang. Siya ang may dapat pagbayaran. Ilayo mo sa akin yung ina. Ilayo mo sa akin bago kumapatay. Dear child, itago mo na lang ako sa pangalang Dani. Simula pagkabata ay hindi ko natikman ang pagmamahal ng aking ina. Madalas niya akong pag-inita ng ulo at saktan. Tanging ang lola ko lamang ang palaging nagliligtas sa akin. Siya lamang ang tumutulong sa akin na matupad ang aking pangarap na makatapos ng pag-aaral. Siya ang pumupuno sa lahat ng pagkukulang ng inay. Gayunpaman, Charo, sa kabila ng pagiging gayon ng inay, ay mahal ko pa rin siya. Hindi lamang minsan akong pinagsabihan ng aming mga kapitbahay at kaibigan na iwan ko na ang aking ina. Sa pagdaan ng mga taon, ay higit pang naging malala ang pagkamuhi niya sa akin, lalo na nang mamatay ang lola. Tandaan mo ito!
sumunod ka sa akin kung ayaw mo. Malis ka. Hindi na habang nandito ka, tigilan mo na yung kalokohan mo, yung ambisyon mo. Magbabayaran mo ang ilang sakit kung gusto. Masunod sa nanay ko dahil sa lamin ko sa magbuhay ka. Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako! Pumapasok. Hinahanap ka nga pala ng mga klase natin. Hindi na ako nag-aaral. Gusto na yun magtrabaho na ako. Pwede ka naman magtrabaho at saka mag-aaral, di ba? Pinagbabayad niya ako sa pagkamatay ni Lola. Ano? Pwedeng iwan. Eh, hanggang kailan ka magtitiis? Eh, hindi ka naman niya mahal. Anong karapatan mo musga? Wala ka namang alam sa buhay namin, ah. Alam ko lang naman yung nakikita ko, ah. Paano ako may malalaman sa tuwing magtatanong ako sa'yo, ayaw mo naman na sumagot. Nagagalit ka sa akin kapag kinukulit kita. Paano naman kita matutulungan? Buhay ko to. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Eh, hindi ko nga alam kung bakit ako nagtsatsaga sa'yo eh. Palagi mo na lang ako tinataboy. Audition ako. Diyan sa club. Diyan sa may labasan. Reschedule na ako ng nanay ko. Di ba nag-aaral ka? Ang gabi lang naman yun eh. Kaya pwede pa ako mag-aaral. Delikado doon, ha? Maraming lalaki doon. Kasama ko naman ang nanay ko, di kaya si Bobby. Kasi gusto ko lang kasi naman makapag-ipon para sa pang-matrikula ko sa college. Bahala ka. Bakit ako magagalit? Wala naman tayong relasyon. Sabagay. Baka nga sakali makatagpo ka ng big shot doon. Matutupad na rin pangarap ng nanay mo na makapag-asawa ko ng mayaman. Thank you.
Mahal ko si Ami Charo. Bata pa kami ay may lihim na akong pagtangi sa kanya. At alam kong ganoon din siya sa akin. Kaya lamang ay itinatago ko ito sapagkat palagi kong naiisip na hindi ako karapat-dapat sa kanya. Huminto nga ako sa pag-aaral, Charo, at napilitang maghanap ng trabaho. Kaya ko humanap ng trabaho, tsaka malakas ko ako. Pwede ko nang pag-aralan yung trabaho dito eh. Akala ko maalimbento eh. Napag-usapan na natin yung tungkol sa pinsan kong ipapasok sa trabaho. Hoy! Huwag ka nga nag-iimbento. Wala tayong pinag-uusapang pinsan mo ipapasok dito, ha? Ayoko dun sa pinsan mo dahil magnanakaw. Kaya rami-rami na raw nadadali niyan dito sa palengke. Iho, ayoko nang tatamad-tamad sa trabaho. Tandaan mo yan. Ayoko nang laging dahilan. Nagkakasakit katulad nung kumag na yun. Eh, pero mukha namang maamoy ang mukha mo, Iho, eh. Kaya magkakasundo tayo siguro. Di ba, Nanay Priming, no? Kaamo ng mukha, Emire. Huwag ka nang tumingin. Itimbangin mo yan. Dito, kailan dito. Mo ba pwede magpasa? Aba, eh, ngayon na. Kung gusto ko, buhati mo na yan. Ayoko nga nang tatamad-tamad. Sige na, mag-umpisa ka na. Okay, sige. Nay! Ano ka ba? Hindi mo ba narinig na may tao dito? Sino siya, Nay? Siya si Victor. Dito na siya titira. Mula ngayon, ang gusto kong tawag mo sa kanya, si Victor. Ano pang hinihintay mo dyan? Umalis ka na, istorbo! Uy, umalis ka na! Dani! Tagal pa ba yan? Nagugutom na kami ng si Victor mo. Sabi, Hindi pwede. Kailangan ako magtrabaho. Hindi bali. Pag nakatiba kami ng malaki, papasyente ka sa Baguio. Totoo? Totoo? Siyempre. Mag-ahani mo naman tayo. Diba? Ay, Pero gusto ko pag umalis ka, wala kang iisipin mo. Ayaw kong tumitin sa ibang babae, ayoko. Pag nalaman ko, sige, labot ka. Ikaw talaga, oh. Ba't naman ako maghahanap pa ng iba? Eh, nasa akin na itong... Diba? Ikaw talaga. Basta. Pangako yan, ah. Huwag ka titin sa iba. Ano ka? Bira ka, no? Kain ako! Kain na tayo. Ayaw mo po. Ako, ikaw naman! So, ha? Sobrang spoiled. Hindi na kumain ng kain, eh. Uy! Magkano naman daw sa sweldoin mo? Ha? Kusenta ko isang araw. Ay! Payat! Eh, sa bagay, mabuti na rin yung kasawala, di ba? Subuan na lang kita. O ano, kakain ka ba o hindi? Uubusin namin to. Ayo. Hindi na po. Papahinga lang muna ko ako. Mas maligo ako mamaya. Oy, nakahapon mo si ate. Ate Susan. Danilo, ikaw ang maglalaban ng marunong yung damit mo, ha? At huwag mo iahalo sa damit namin at baka mahawahan kami ng lansa. Thank you.
kayo makausap? Ano yun? Nagmamadali ako. Hinihintay na ni Victor to. Bakit kailangan niyo pang uwi ng taong dito? Uy, bakit naman hindi? Kanino pa pamamahay ito? Hindi ba akin? Nakakaya, inay. Ano? Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga chismosong yan. Hindi nila ako pinapakain. Pero inay... Tama na. Pasalamat ka nga at nakilala ko si Victor. Kahit papano napapawin pagkayamot ko sa buhay nito, lalo na pagkaharap kita. Nakikitira ka lang dito, ha? Nakikitira ka lang. Kung ayaw mo ang kostumbre ko, umalis ka. Ganun kasi ito. Naintindihan mo? Masama ang loob ko, Charo. Gusto kong lumayas at iwan ang inay, pero hindi ko magawa. Nabubulagan man ang inay sa pagkatao ng Tio Victor, ako ay hindi. At lumabas ang katotohanan ng isang araw ay... Isang bubong. Araw-araw tayo nagkikita, pero hindi tayo nag-uusap. Parang hindi tama, di ba? Ano ba problema mo? Okay naman yung airmat mo sa akin. Okay naman ako sa kanya. Isa pa nga yung nagyaya sa akin para tumira dito. Dapat dun, dapat siguro doon, ano, wala naman tayo magagawa, di tanggapin na lang natin, di ba? Alam mo, Danny, sayang eh. Okay ka pa rin naman sana sa akin. Dalal mo, meron tayong ano eh, yung... Ano ba tawag doon yung... Compatibility. Compatibility ba yun? May mga bagay na... Pareho tayo. Di ba, anak ka sa buho? So, ako rin. Anak din ako sa labas. Pareho tayo, di ba? Ang dapat sa atin, magkakasundo, nagiging magkaibigan. Nakakarap ka na, Inay. Tumutulog na doon. Tulog na tulog pa yung napagod. Paano yung dami? Ikaw! Sinasayang mo yung panahon mo dyan sa palengke. Bukod sa... trabaho, patampatapay yung katawan mo, mayroon pa yung kita mo. Gusto mong... Hindi ba na malaki? Sumama ka na lang sa tropa namin. Alam mo, plano namin medyo mag-big time. Medyo malakihan. Puro kasi mga maninipis na yung bulsa ng mga nagpupuntang tao dyan sa Lunete. Maganda yung ano yung bangko. Malakihan. Ibang simpleng tirada, isang tirada, mayaman ka na. Magnanakaw? Ang pangit naman pakinggan nung... Robber! Robbery! Ibang mga ano tayo, mga bank robbers tayo. Di ba mas plus pakinggan yun? Ano? Sama ka na sa amin. Kula kami sa tao. Di baling kung malamang sikmura ako sa gutom. Huwag lang sunugin sa impyerno ng kaluluwa ko. Huwag kang makata ko pala itong anak ni Mel. Thank you.
baboy. Kaya naman pala nagkukulang yung timbang. Kailan pa kinugulangit ikaw? Nagninegosyo ko naman. Diba naman eh? Ang tagal-tagal ko na lang sisang pisa sa'yo eh. Oo, ang tagal-tagal. At tingnan mo. Palalayasin mo ko na. Oo, palalayasin kita. Huling araw mo na to dito sa tindahan ko at ayoko na makita yung pagmumukha mo rito. Lumayas ka. Gusto mo, ate. Sige, lumayas. Hoy, hoy, huwag mo akong sinisigawan. Lumayas ka rito. Diyan ka na. Hindi ka gumaya rito. Nagsisimula magtrabaho, nagsisikap na tao. Atribidong to, mandaraya. Huwag mong tutularan yun, ha? Magtinu ka ng trabaho mo para umunlad ang buhay mo. Makinig ka sa akin, matagal na ako nagtatrabaho sa ganitong klaseng babuyan. Huwag mong gagayahin yun, nanggugulang, walang pupuntahan ang buhay mo. Tandaan mo yan, Dani, naiintindihan mo ko? Ha? Kung gusto mo magtagal tayong dalawa, ayusin ang trabaho, ha? Niloko mo ako! Niloko mo ako! Kaya pala niloko mo ako pala dahil yung awal at ibang anak sa probinsya! Silungahin! Niloko mo ako, madaloko! Madaloko! Tara na! Bakit, Victor? Bakit mo ako pinaniwala? Bakit mo ako pinaasa sa wala? Alam mo naman, matagal ko ng pangarap ang makastal. Bakit mo ako niloko? Sa'yo ko umuwi araw-araw. Mas tinatamasa mo yung kinikita ko. Ano pa pinamay na gusto mo? Iwalayan mo ang asawa mo! Ayoko na lang ang pagkita ko sa kanya. Magmula ngayon, nakabantayan na kita. Tumigil ka na. Napitikon na ako sa'yo. Pag nabuisit ako sa'yo, lalayasan kita. Subukan mo! Papatay kita! Ah! Ah! Awan! Sumusopra na kulit mo, ha? Ah! Sumumba ka, tigil mo ka sa akin! Ha? Susunod na makialam ka sa amin, palalayasin na kita rito. Minsan lang ako nagmahal. Ngayon lang kay Victor. Walang makakahadlang sa akin. Maski na ikaw. Naintindihan mo? Matagal-matagal na rin din tayo hindi nagkita.
Sa Martes, may labas ako sa club. Sana dumaan ka. Kahit man sila. Para sa'yo. Happy birthday. Dapat na ako ang pumili para sa sarili ko. Kung sino karapat dapat para ibigay ko ang puso ko. Hindi mo ko naiintindihan. Hindi mo alam ang pagkatao ko. Wala ako. Ami, masahol pa ako sa ibang anak sa labas. Dahil hindi ko kilala ang ama ko. At hindi... Hindi. Hindi magbabago ng... Ang nakaraan mo, ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi rin yun ang mahalaga. Dahil mahal kita eh. Kahit na ano o sino ka. Gayang araw sa buhay ko. Nakayaamin na ang lahat ng katangiang hinahanap ko sa isang babae. Sinabi ko sa aking sarili, hindi man ako mahal ng inay, mayroon namang nagpupuno sa kakulangang iyon. Pero sadyang maramot ang langit, Charo. Isang araw... Ay, naku, Dani, ha? Bilis-bilisan mo yan at order yan. Bukas kagamitin yan. Naku, order yan, Mrs. Lee. Sige, aling bebang. Pagbagal-bagal. Naku, halika na. Ami, salamat ha sa pagtulong. Halika na naku, okay. Dali. Gabi na tayo eh. Bilisan mo. Oh. Ano ginagawa mo? Kita mo, butas oh. Eh, ang nipis oh. Nakita mo ba ang nipis? Dahan-dahan lang kasi. Sige na, ituloy mo na yung pagtatali mo dyan. Oo. Ami, pasensya ka na, hindi tayo nakalabas ha. Huli na kasi sinabi ni Aling Bebang eh. May order pa pala. Ay, okay lang yun. Masaya naman tayo, di ba? Basta magkasama tayong dalawa. Walang kaso yun. Kung gusto mo, tuwing day off ko, dadalaw ako dito. Hindi kaya makalata nanay mo niyan? Oh, dapat tanggapin niya na magkakaroon na siya ng manugang na matansero. Tingnan ang ginagawa mo. Eh, tama naman. O, tingnan mo. Mm-hmm. Ikaw talaga. Sinabi ito ko naman talaga. Tingnan mo. Butas. Dalawang butas niya. Ano magagawa ko? O kaya? Para kayong si Sharon Cuneta at si Richard Gomez?
Hindi na ang bango ng bal. Yung syota mo. Ang bango. Alam mo, pare, smerte mo. Nakatagpo ka ng syota mo. Bukod sa maganda na. Maganda pang pindut-pindutin. Sige! Umalag ka. Lalas-lasing ko itong liit ng syota mo. Bitawan mo yung matalas mo. Bilang mo! Bitawan mo ako! Yeah. Wah! Wah! Bitawan mo ako! Kamanan! Kamanan! Sa akin niya atras niyang kumag na yan eh. Ha? Todas ka ngayon! Todas ka! Ah! Pare! Disgrasya! Eh! Tapo! Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Milagro ngayon. Pero may paraan. Bakit bay? Magtulak ng gamot. Ang bangko. Sa racket lang, ayos na. Baka nga sobra-sobra pa eh. Ano? Handa mo na bang ipasunog yung kaluluwa mo? Dahil mahal ka, buong buhay ko, niminsan hindi ako nakatikim ng kalinawaan. Puro paghihirap, lalo nang dumating ka. Nakakita ako ng bagong pag-asa. Kung makakakuha ka ng aking pera, hindi mo ako sa dito agroso. Hindi mo ako siya. Lakad mo tayo sa ibang bansa. Nagsisimula tayo ngayon. Pero ino, hindi sa ganung paraan. Kailangan din nilinig sa headlight. Ina, hindi mo magagawa. Hindi ako tinigilan ng inay hanggang hindi ako sumunod sa kanyang gusto. Sumama ako kay Nacho Victor sa isang holdapan sa isang bangko sa Binondo. Pala kong ibigay ang 20 mil para sa pagpapagamot ni Ami. At ang nalalabi ay para sa pagbabagong buhay namin ni inay. Pero niloko lang pala niya ako, Charo. Wala siya talagang balak iwan ang Nacho Victor. Bagkus ay pinagtawanan pa nila ako. Ipangako mo na hindi mo naguguluhin ang aking anak. At ito na ang huling araw na makikita ka namin.
Hindi ko na nga nakita si Ami magmula noon. Itinago siya ng kanyang ina sa probinsya. Isang araw, ay bigla na lamang akong dinaklot ng mga pulis sa palengke. May nakapagturo sa kanila na isa ako sa mga nang-raid ng bangko. Hindi nahuli si Chu Victor. Nakatakas ito at ang pinakamasakit ay... Danilo, huwag kang kakanta. Binantaan ako ni Victor na papatayin niya ako. Oras na idawit mo ang grupo niya sa kaso mo. Huwag kang kakanta. Paano ko, inay? Pabayaan niyo nila ako mabulok dito? Huwag akong sisisigin mo. Hindi ako nagpakulis sa iyo. Inay! Ko ang lahat sa loob ng munti, Charo. Araw-araw ay lalong tumitindi ang galit at sama ng loob ko kina Inay at Chu Victor. Nagpakabuti ako sa loob para mabigyan ng parol. Isang araw... Dadalawin dito. Maghihintay ako gaano katagal. Kumusta ang inay? Nakikita mo ba siya? Parati siyang binubugbog ng Sir Victor mo. Pinatatrabaho siya sa kabaret. Ano? Nakalabas ako ng tulungan.
At ang una kong pinuntahan ay ang kabaret na pinagtatrabahuhan ng aking ina, na ngayon ay hindi lamang ipinagbibili ang laman, kundi nagtutulak din ng bawal na gamot. Kanina ko bakit tapa ako doon sa club eh? Pinilahila mo na akong palabas. Alipora! Isang nga ang bilog dyan. Ano ba, inay? Hindi ba kayo masaya na nakalaya na ako? Mas mabuti nga nandun ka sa loob. Ewan ko. Yung mo nakikita ang ginagamit ka lang na. Tinan mong pinasamasamang biso. Pinagtutulak ka ng bawal na gamot. Tingnan mo sarili mo. Yan ba siya tawag mong kaligayahan? Taon na ako nagdusa sa loob ng kulungan, inay. Minsan, hindi ko nakita anino nyo. Pinabayaan nyo akong mabulok. Kulungan. Isang kasalanan na ginusto nyo. Ako mali. Hindi ko gawin. Iniisip ko. Mga sa wakas. Marami akong gustong itanong sa inyo. Marami akong gustong sabihin sa inyo.
akong iwan. Para pa rin akong tanga na umaasa sa pagmamahal mo. Alam ko yung karapatan ko. Mabuti naman at tinanggap ka ni Aling Bebang uli sa palengke, no? Labas na pala itong sisiyo, ha? Oy, yung bayad mo ka naman. Ay, hindi ko na yung bigay, eh. Tinamaan ka na lintik, malaking pera yung... Tanga! 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 Walang yaka! Ako ng inay ang aking kasalanan, Sharo. Sabi niya, iyon daw ang kabayaran sa lahat ng pagkukulang niya sa akin. Bakit ganoon, Sharo? Kung kailan pa kami nagkakamabutihan ni inay, kung kailan pa ako nakakita ng pag-asa, ay bigla na namang binawi ito sa akin. Minsan, nung sanggol ka pala, nagkasakit ka, wala ang lola mo. Naiwan ako mag-isa.
sa unang nagkakataon, inandun kita. Nelly, alam mo, nararamdaman kong anak kita. Parang nang ikaw po, paghihiganti. Mula nun, naging bato na ang puso ko. Na naigang galit, nakalimutan ko na magmahal. Alam mo, hindi ako marunong humingi ng tawad. Alam ko, malaki ang pagkukulang ko sa Diyos. Sa akin, Ina. At higit sa lahat sa'yo. Umalis ka na. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Huwag ka nang babalik dito. Kalimutan mo nang ito mo nang bahagi ito ng buhay mo. Tumanaw ka sa malayo. Sinabi mo, hindi ka nakamali. Tutukang mangarap. Masaya ka. Tatawagin ko. Parang sasabog ang puso ko sa lungkot at tuwa. Sa unang pagkakataon ay niyakap ako ng inay. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya rin akong anak. Doon ako muling nakakita ng pag-asa. Sa ngayon ay nasa loob pa rin ng koreksyonal ang inay. Tatlo na ang anak namin ni Ami at mahusay naman ang aming buhay. May sarili kaming pwesto ng baboy sa palengke. Ibinubuhos ko sa aming pamilya ang lahat ng pagmamahal na hindi ko natikman sa aking pagkabata. Hindi rin namin nakakalimutang dalawin ng inay. At ang nakatutuwa, Char, kung kailan pa ito nakulong, ay doon lamang tunay na nabuo ang aming pagiging mag-ina. Hanggang dito na lamang, Dan. Walang sugat ang hindi kayang paghilumi ng pag-ibig at panahon. Mananaig at mananaig ang pusong ina sa gitna ng anumang alinlangan. Dahil sa huli, walang puot at walang pait ang hindi mapapaamo at mapapatamis ng pag-ibig. Ito po si Charo Santos na bumabati ng magandang gabi. Sa diyang di magmahal.
Thank you.